Na i-table na kita. Lonely table, just for one. What's up mga bossing kapadyak? Nandito ngayon tayo sa Gabay Style. Merong bagong labas na naman si Mountain Peak. At ito si Mountain Peak Panther mga bossing kapadyak. Stay tuned mga bossing kapadyak dahil ibabike check natin itong bagong labas sa market ni Mountain Peak ano. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing kapadyak is pakilike and subscribe na rin yan and hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin or sa bagong videos po natin. So tara, bike check na po natin ito si Mountain Peak Panther. Let's go! So yun na mga bossing kapadyak, ito na po si Mountain Peak Panther mga bossing kapadyak. Umpisaan po natin sa kanyang frame na i-check, tapos mamaya susukatin natin yung kanyang reach, tapos yung kanyang seat tube. Ay, naka-bend yung seat tube nyo. So ang color po niya is glossy black na may mga glitters mga bossing kapadyak, parang kulay kotse na. Kung makikita nyo, para siyang si Mountain Peak Everest ano mga bossing kapadyak, ano yan, parang si Mountain Peak Everest pero hindi, marami siyang pagkakaiba. Tapos kung mapapansin nyo it, yung mga kanyang seat tube dito nga is naka-bend. Ayan, naka-bend yan. Siyempre may purpose yan, siguro itong ano nito kasi malalaman natin pang trail talaga to, kasi nga naka 1x din siya. Maya malalaman natin yung kanyang group set. Tapos makikita nyo yung kanyang brand name dito sa kanyang down tube na Mountain Peak. Ayan, parang naka electronic emboss, printed na rin siya, parang rubberized oh. Ganda, ang ganda ng color nito mga bossing kapadyak, glossy black na may mga glitters. Tapos makikita nyo sa side ng kanyang top tube is yung color red na designs nya. Ayan, tapos may patuloy rito sa seat stay nya. Ayan, may nakalagay rito na ride without limitations. Ayan, tapos katuloy yun yung designs dito sa kanyang head tube. Ayan, nandito. Tapos nandito yung kanyang brand name na Mountain Peak. Tapos syempre ang size nya na yun, naman nakalagay o tapered head tube, nakalagay is 42 to 52. 42 yung sa taas, 52 yung sukat nya rito sa ibaba. So ayan nga. Tapos dito sa kanyang top tube sa ibabaw may nakalagay na model name na Panther. Ayan, Panther. Legend na si Panther, ano, salute. Tapos dito sa bandang baba niya is may nakalagay na Innovation Technology. Ayan. Tapos may mga tribal designs na linings dito, napakaganda. Tapos dito may nakalagay na SP. Ayan, hindi natin ano mabasa kasi nga maiti, ano siya, black na. Tapos kung mapapansin niyo mga bossing kapadyak, banda rito sa kanyang head tube. Tapos dito sa kanyang C-tube is smooth bend na yan mga bossing kapadyak. Kaya itong bike na to, itong frame na to is magpapagkamalan nyo na carbon, pero alloy siya. Ayan, may nakalagay dito size medium Mountain Peak. Ayan, mountain bicycles material aluminum alloy nakalagay. Ayan, hydroforming 5 volt batty tube na yan mga bossing kapadyak, Mountain Peak design. Ayan, tapos dito may nakalagay na new style, yung mga black din, kaya hindi natin gano'ng mabasa. Siyempre hindi mawawala yung mount niya ng battle cage yung dito, isa dito sa down tube niya at isa dito sa seat tube niya na naka-bend. Tapos dito sa pinaka down tube niya medyo ano siya, kung mapapansin nyo hindi gano'ng mataba, no? Sakto lang. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo naman dito sa pinaka top tube niya, sa down tube niya is malapad. Ayan o, napakaganda. Isa nga pala mga bossing kapadyak, pati dito sa pinaka baby shell niya naka smooth weld na rin. Woo, napakaganda. Umiinit ang labanan dito sa pagbabike check natin mga bossing kapadyak dito sa Gabay. Ayan, napakaganda oh. Mapapansin nyo nakabend yung ano niya, si tube niya mga bossing kapadyak. Isa nga pala yung dropout nito mga bossing kapadyak, yung dropout ng frame niya is naka true axle na. At true axle na to boss, hindi pa quick release, para naka quick release eh. Quick release lang. So naka quick release lang po pala to mga bossing kapadyak. Pero yung dun sa fork nya is naka quick naka true axle na. So yan po yung kanyang frame, napakaganda mga bossing kapadyak. Smooth weld na yung sa head tube nya, smooth weld. Seat tube smooth weld. Tapos yung sa pinaka baby shell nya na hindi nyo pa baby is smooth weld na rin. Ano mga bossing kapadyak, ano? Siyempre naka ICR na yan or naka internal cabling dito sa down tube niya, sa side ng down tube niya, maging dito sa kabila. Ayan, parehong brake shifter dito
tapos brake dito sa kabila. So, iisa lang yung shifter niya. So, ibig sabihin is naka-1-by siya. So, yan na yung kanyang brake. Mga bossing kapag dyan. So, sukatin na po natin yung kanyang reach, tapos yung kanyang seat tube. So, ito na po ang ating mahiwagang Metro! Ang size po ng kanyang reach is size 50. Tapos yung kanyang Oy, bitaw. Yung size ng kanyang seat tube is size 16. Singapore, tumama naman po tayo sa kanyang cockpit. Yung saddle niya is made by Mountain Peak na rin, mga boss Singapore, parang spaceship lang ni Kyle, no? Diamond siya, ayan. Maganda yung materials na ginamit sa kanya kasi medyo matigas sa malambot. Pangit naman kasi yung sobrang lambot, mga boss Singapore, dahil madali makunit. Dito, matigas naman, malambot siya, ayan. Kaya maganda. May mga glossy type na design siya rito. Linings. Tapos brand name na Mountain Peak, tapos dito matte black. Wala siyang labasan ng utot, mga bossing kapadya. Ayan, okay lang yan kasi malambot naman. So yung railings niya, steel, mga bossing kapadya, pangkaraniwan na railings niya kasi ay steel pa. Siyempre yung clampings niya rito, ayan itong clampings niya ito, na may single bolt adjuster is alloy na. Siyempre alloy na rin yung kanyang seat post dito, which is made by Brantas Drive. Tapos yung kanyang seat lab dito, stock ng Mountain Peak pa rin. Naka quick release is siyempre alloy na rin yan. So dito naman po sa headset natin, yan alloy na rin. Alloy na rin yung spacers nya rito. Siyempre yung headset nito is naka integrated na, kasi nga tapered yung ating headtube rito. So yung stem nito, mga bossing kapadyak, is made by front axle na rin. Tapos siyempre alloy na yan. Tapos naka 90 millimeter yung kanyang size. Ano, tapos medyo naka-negative ng onte. Tapos yung kanyang handlebar dito is made by Branta na rin, mga bossing kapadyak. Ayan o, parang ang kasyatan ito is 650 kasi sakto lang siya, hindi masyadong mahaba tignan. Tapos yung handle grip nyo rito is naka WTB na. Ayan, maganda. Hindi madudulas yung kamay nyo rito, kaya maging safety kasi rough siya. Parang tiles na rough pero rubberized siyempre. Magkabila yan. May lock dito sa malapit sa brake niya. Dito ay wala, at least meron siyang lock dito. Tapos ang pinaka-importante dito at pinaka-malaga, mga bossing kapadyak, is yung inyong shifter dito is naka Shimano Jore na kayo dyan, no? Kung nakikita nyo, mga bossing kapadyak, ayan, no? Yung shifter nyo is Shimano Jore 12 speed. Ayan, mamaya makikita natin. So isa pang pinaka-interesting dito excuse me po. So ang isa pang pinaka-interesting dito, mga bossing kapadyak, is yung hydraulic brakes nyo is naka Shimano MP200 na. Ayan, kung nakikita nyo, kapag ganito ang itsura, mga bossing kapadyak, is Shimano MP200 na yan. So maganda na tong mountain bike na to. So mamaya, mga bossing kapadyak, alamin natin yung price nito, ha. So ayan na nga. Tapos dumako naman po tayo dito sa kanyang fork. Ang fork niya is made by Mountain Peak, mga bossing kapadyak. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. So naka air fork na pala siya, mga bossing kapadyak. Dito meron siyang ABS, CBN, ST, manual lockout na ABS. Ayan. Tapos andito po yung air valve niya. Dito po kinakarga yung hangin. Tapos 100mm travel. Tapos syempre naka air fork na yan, mga bossing kapadyak. Tapos made by Mountain Peak syempre. Tapos naka true axle. So tignan natin kung may steel dito sa part na to. So ayan, magnesium alloy na, mga bossing kapadyak. Magnesium alloy na po yung stanchions niya rito, olive orange. Tapos magnesium alloy na rin po yung lower leg niya. Ayan, true axle. Mamaya dadako tayo sa wheel set niya, no? Matapos natin dito sa ating drive train. So yung crankset dito, mga bossing kapadyak, napakasig na rin. Ayan, naka Shimano Jore na rin po yung crankset nila rito. Ayan, tapos naka Halotech. Ayan, smooth ride na yung BB cell niya, na hindi mo pa BB. Pag nabili nito, magiging BB mo to. So, yung chainring niya rito, mga bossing kapadyak, is steel. Pero ang size niya is 3040. Ayan. Siyempre, magnesium alloy na yung crank arm niya rito. Ayan, oh, mga bossing kapadyak. Ayan.
Tapos dito nga pala nag-exit yung mga cablings niya papunta doon sa kanyang brake caliper na MT200. Ayan o, oh, andun. Tapos dito naman, dumaan, lumabas dito yung isang cable niya papunta na sa RD niya. Tapos meron siyang stopover dito. Stopper pala, patuloy rito papunta doon sa kanyang RD. So yung kanyang kadena, mga boss and wajab, yung kadena natin dito is naka Shimano na rin. Ayan o, lino pa ng mata natin ha. Shimano na rin po yung kadena nito. Stainless na yan, mga boss and wajab. Kaya astigin na yan. Tapos dito sa sistema niya, siya nga pala dito sa sistema niya, mga boss and wajab, may astigin na siya dito na chain guard. Tapos meron siyang model name dito na Panther. So ayan, mga boss and wajab. So mga bossing kapadyak, dito wala siyang mga pull up dito at saka down pull up. So naka-design siya for one by talaga. So ayan na nga, dumako na tayo dito sa kanyang kaset, mga bossing kapadyak. So ang size po nga po pala ng kaset nito or calls nito is 11T250T, pero parang sobrang laki niya, tignan o. So bilangin natin kung talaga naka 12 speed to, mga bossing kapadyak, ano? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun, hindi tayo inubo, mga bossing kapadyak. Pero kanina inubo tayo, naiubo lang kasi natin eh. So yung RD natin dito, mga bossing kapadyak, is Shimano Jory na rin, 12 speed. So ito po yung Shimano Jory na merong cambio rito. Nandito po sa screen natin yung model nito ha, kung may nagtatanong po ng kung anong Shimano group set ito, kung yung RD nito. Ito po yung model niyan, ayan, Shimano, ayan. Kasi hindi pa natin nakita. At least, ano to, nasabi natin yung mga nakakasal sa kanya. So, naka 12 speed po si Shimano Jory na RD dito. Ayan o. Kapag naka-off yan, naka-lock, ayan, hindi nagbabounce. Pero pag naka-off yan or on, ayan, nagbabounce yan, ayan o. So, ayan po ang kagandahan ng Jory na RD, mga kabosin ba dyan. Sa nga pala, yung cablings niya rin dito, naka-jack wire na o. Bossing kapadyak, ano, ayun. So dumako naman po tayo sa kanyang wheelset. So yung wheelset nito, mga bossing kapadyak, is Maxxis Icon. Ayan o, Maxxis, naka Maxxis Icon na kayo dyan. Ang size is 27.5 by 2.35. So napaka kapal na ng mukha nito. Ay, ito na nga ang gulong nito, ano, mga bossing kapadyak. 2.35 ang size ng kanyang gulong. Ayan, makapal na yan. O, may allowance pa siya. Baka pwede siyang 2.40 o sakto na yon. Kasi makapal naman ang 2.35 na tire nyo. So naka double wall alloy na rin to, made by Mountain Peak yung kanyang rims dito. Tapos steel yung spokes nyo dyan. Tapos naka ang hubs nito, mga bossing kapadyak, syempre ayan kung nakikita nyo, ano, Shimano na rin po to. Ang inyong hubs dito is Shimano na. Parang center lock, ano, mga bossing kapadyak, comment down below. So ayun nga, dumako naman po tayo sa kanyang disc brake. So yung disc brake nyo rito sa likod, mga bossing kapadyak, is ano na rin yan, made in Malaysia. Pati yung hubs dyan, made in Malaysia na rin. Ang disc brake nyo rito sa likod, mga bossing kapadyak, is size 160mm. Ano, mga bossing kapadyak, ano yan. Tapos dito post mount. Tapos dito yung brake caliper nya. So dito sa harap, ang disc brake nyo is size 180mm, Shimano na rin, tapos made in Malaysia. So ayan na nga, napakaganda. So ayan, mga bossing kapadya, kung napapansin nyo, kikiluwain na natin si Mountain Peak Panther. So ayan na nga. Oop. Ah. Uy, uy, uy. Ayun. So kung nakikita nyo, mga boss kapadyak, ayan na, 12.78 kilo. Ayan, 12.78 kilo, mga boss kapadyak. So yun na, mga boss kapadyak, kung nagustuhan nyo po itong si Mountain Peak Panther, mga boss kapadyak, is magkakalaga lang po ito ng $32,500 lang yan, mga boss kapadyak. Ayan, saan ka pa, mga boss kapadyak, ano, $32,500. Tapos naka Jory group set na kayo dyan. Tapos yung hydraulic brakes nyo is naka Shimano MT200 na yan. Naka air fork na kayo, Mountain Peak, ayan o, air fork valve, diba? Tapos ang
ipakita sa inyo, bagong labas pa ni Mountain Peak Panther. Ayan, tapos naka-internal cabling. Lahat yan, head tube, seat tube, tapos sa baby shell niya is smooth welded na. At sya nga po pala mga bossy kabadyak, lalagay ko na lang dito sa description area yung kanilang link dito sa description area natin at dito na rin sa pinned comment area natin. At ilalagay ko na rin dito sa screen yung kanilang number. Ayan. So yun lang mga bossy kabadyak. Ano? So kung nagustuhan nyo po itong bagong labas ni Mountain Peak Panther mga bossy kabadyak at yung video natin ngayong araw, is pakilike and subscribe na rin yan. Andito na notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. Siyempre, ang number one na palagi nating sinasabi is ride safe. God bless us all mga bossing kapadyak. Woo!